Ibig sabihin, mga kapatid, kailangan nating kumilos ng pabanti. Kailangan natin napuntahan no? Yung mga kaluluwa na gusto nating iligtas ng Diyos. No? Kasi minsan kasi, mga kapatid, praise God, kung tayo ay nag-aantay lang na mayroong lalapit, amen, aba, darating yung time, mga kapatid, amen, hallelujah, na baka tayo ay praise God, hallelujah, walang mapapala sa kaantay. Pero kung tayo ay kikilos pabanti, mga kapatid, in a forward steps, then mayroon pong mangyayari, mga kapatid, sa ating buhay. Praise God. Offensive warfare, no, sabi po dito, amen, offensive advances are the only type of spiritual warfare which will reach the world with the gospel of Jesus Christ. No? Amen. Yung offensive warfare, ito yung paraan na ang salita ng Diyos ay dadalhin natin doon sa ating mga kaibigan. Dalhin natin doon sa ating mga office mate. Dalhin natin sa mga kasama natin sa trabaho. Ito po yung offensive warfare. Ang salita ng Diyos ay dalhin natin doon sa kanila upang makagain tayo ng teritory sa kanilang buhay sa pamagitan ng Word of God. Amen. At napakalaga po yan. At ang lahat na yan ay tinuro po doon sa conference sa mga ilim. At naway po, praise God, malapit na pong conference sa mga tatay sa August 29. Amen. Praise God na sana, amen, praise God, na tayo din po, mamtid, ang mga tatay ay maturuan sa mga bagay na ito. Praise God. Hallelujah. We cannot remain in our comfortable home and church and practice defensive strategies only, no? Hindi pwede, mga kapatid, na puro lang tayo, mga kapatid, amen, hallelujah, kasiyahan, kagalakan, sa pagsisimba, sa fellowship, pero wala tayong tinatawag na offensive way of warfare na tayo'y pupunta doon sa ating mga higala, sa ating mga kaibigan, sa ating mga kakilala, sa kasama sa trabaho upang ipahayag ang salita ng Diyos. Sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kamag-anak. Praise the Lord. The army of God must advance into enemy territory. It must go to the strongholds of Satan with the power of the gospel message. We must wage aggressive, offensive, spiritual battle. No? Kailangan natin mapit yung tinatawag na offensive, spiritual battle. No? Kailangan natin mapit, no? We have to go to the stronghold of Satan with the power of the gospel mapit upang merong maligtas sa pamagitan ng salita ng Diyos. Amen. So, There's one thing in common about offensive and defensive warfare. Both involve personal action by the believer. In natural warfare, unused weapons do not inflict casualties on the enemy nor wins war. The same is true in the spirit world. Your spiritual weapons are affected by your will to use them. It is true that God empowers for battle, but you have a personal responsibility in both defensive and offensive spiritual strategy. No? Totoo po yan, mga kapatid. No? Praise God. No? Ang tinatawag na common factor sa offensive and defensive warfare, mga kapatid, yung tinatawag na action sa isang mananampalataya. Yung ating pagkilos. No. Dahil po, mga kapatid, kaya nga, mga kapatid, tayo'y tinuturuan sa salita ng Diyos. Kaya nga, mga kapatid, praise God, kailangan nating malaman ang salita ng Diyos. Dahil pagkatapos man yan, mga kapatid, pag malaman natin ang salita ng Diyos, mga kapatid, ito yung gagamitin natin upang tayo'y mag-advance in the territory of the enemy to win souls for Jesus Christ. Amen. Dahil po, mga kapatid, kahit po, no, meron tayong dala-dala na magandang balita. Kung hindi naman natin ito sinishare, yung magandang balita na yan ay walang kabuluhan. Praise God.
Kahit pa mga kapatid, amen, gaano tayo pinagpala ng Diyos. Kahit pa gaano tayo mga kapatid, katibay sa paglilingkod sa Panginoon. Kahit gaano tayo mga kapatid, amen, pinagpala ng Diyos. Kung hindi po tayo mga kapatid, magdala ng mga kaluluwa. Kung hindi po tayo mag-akay ng mga kaluluwa. Kung di ka magdala ng mga kalag. Amen. Wala pong silbi mga kapatid ang ating praise God mga tinatawag na ginagawa. Amen. Sa ating araw-araw na pamumuhay. Praise the Lord. Dahil mahalaga po mga kapatid, walang silbi ang ating mga weapon. Ang ating weapon mga kapatid, no, kagaya ng ating pinag-aralan noong nakaraan, yung the battle plan, it is the word of God. Pag hindi natin gamitin yung weapon natin mga kapatid upang ipangaral ang salita ng Diyos, upang ipahayag ang salita ng Diyos para sa kaligtasan ng marami, then our weapon is nothing. Walang silbi sa buhay natin. Ano pong weapon natin? It is the word of God. No? Wala, mga kapatid, walang mangyari kung ang word of God ay hindi natin i-share. Walang mangyari. Kaya napakalaga, mga kapatid, na ating i-share. Amen. Hallelujah. Dahil ang kapangyarihan sa salita ng Diyos ay nandyan na. Kailangan nating ipahayag sa mga kaluluwa na nangangailangan nito. Praise the Lord. Your spiritual weapon are affected by your will to use them. No? Kagaya niya natin, meron kang baril na 45, pero hindi ka naman marunong magpaputok. Hindi ka rin marunong maaptid, no? Mag-target. So yung baril mo, walang silbi. Pwede mo lang gamitan sa panakot, pero hindi mo talaga totoong magamit sa iyong pakikipagbaka dahil ikaw ay hindi marunong gumamit sa baril mo. Ganun din po mahatid sa ating paglilingkod bilang Kristiyano. Amen. Daladala natin yung Bible natin, hindi naman natin binabasa or maaari, wala rin tayong Bible kaya wala tayong babasahin. Then, useless. No? Hindi ang Word of God ang useless. Tayo mga kapatid ay useless sa harapan ng ating Panginoon. Dahil po mga kapatid, maging tinatawag na useful lamang ang Word of God sa buhay natin if we use the Word of God. If we give ourselves, amen, upang gamitin, upang ipangaral, ipahayag ang salita ng Diyos. Praise the Lord. Okay? So napakalaga po mapit ang mga bagay na ito. When God sees a spiritual weapon being used in His name, praise God, and a man or woman on the battlefield failed daring to attempt the impossible, the Lord of hosts is moved to action. Praise God, no? Ito po mapit ang napaka-importante, no? Na paggamitin natin, mapit, yung ating weapon, it is the Word of God. Amen. Ang Diyos po ay kumilos po sa buhay natin. Praise the Lord. Hallelujah. No? So dito, mapit, demonstrate your intention to fight. Praise the Lord. No? Dahil po sa story ni Elijah in 2 Kings 13:14-19, dito, mapit, ay sa lesson na ito, pinapayag ang paggamit sa bow and arrow. No? Their spiritual warfare parallel that will help us to understand our part in the battle. We have to demonstrate our attention to fight. No? Kailangan maaptid, no, na meron tayo yung tinatawag na intention to fight. Kaya nga sabi maaptid, no, ni Paul sa Ephesians 6:17, take up the bow and arrows, sabi ni Elijah, kay King Joas. At sabi din ni Paul, take the sword of the Spirit and declare war. By taking up your offensive and defensive weapons, you are demonstrating your intention to fight. No? Kailangan mapit, no, meron tayong intention to fight.
Hindi tayo pwedeng makipag-compromise sa sanlibutan. Hindi tayo makipag-sang-ayon sa gawa ng sanlibutan, gawa ng Diablo. But we need to fight against the devil. We need to fight against the world upang tayo mga kapatid ay amen, hallelujah, ay magwagi at magkaroon ng tagumpay. Then, we need to put our hands on the weapon. Elisha told the king to put his hands upon the bow. When Elisha laid his hands upon the king's hands, the strategy of victory is your hand upon the weapon and his hand over yours. Praise God, no? Ang kinatawag na sekreto sa tagumpay, kailangan natin na gamitin ang ating weapon. Kailangan natin gamitin. Then, open up the window. Praise the Lord. Open the window. Open up the window of the place where the enemy is victorious. Israel foe was to the east. So Elisha told the king to open the window eastward. God wants you to open up the windows of every area of our life to expose the failure, defeat, and bondage of the enemy. No? Kailangan natin mapit na buksan yung mga part ng ating buhay. Huwag nating itago kung saan tayo mapit mahina. Kung saan tayo mga kapatid, amen, na nangailangan ng tulong, na nangailangan, amen, upang maging magtagumpay, amen, kailangan natin, amen, hallelujah, na ito mga kapatid ay ating buksan para sa Panginoon upang ang tulong ng Diyos ay mapapa sa atin. Praise God. Then, we need to aim. We need to aim mga kapatid sa ating panlaban, sa ating weapon against our enemy. Praise God. Then, shoot. No? Titirahin natin the weapon. It's in our hand. Then, we need, this is your part in the warfare, to actually use the weapon that is in your hand, which is guided by the hand of the Lord. No? Kailangan natin gamitin. Shoot means we have to use our weapon that we have. Amen. Praise God. Then we have to know the objective. Kailangan, amen, malaman natin, mapit yung objective. Elisha told him that because he limited God by hitting the ground only 3 times, his military victory would be limited. Praise God, hallelujah. Kaya by the Lord's objective for us is to total victory in every area of our life and ministry.